Umpisa na natin yung midterm coverage natin sa ballistics, forensic ballistics. Umpisa natin dito sa scientific equipment used in firearms identification. So, kung mapapansin niyo yung ating equipment sa firearms identification, magmula yan sa equipment to enlarge the evidences found at the crime scene, such as the cartridge case, the projectile, and others, diba? So isa yung enlargement para makita yung minute details, the particularly individual characteristics of the evidences found at the crime scene, and compare it to the standard specimen, diba? So dalawa naman ang ating ini-examine dyan, mga kasama, lagi yung ating known firearms and the unknown firearms. Kung ang ang pinag-usapan natin dito ay yung recovered shell bullets projectiles crime scene, we want to determine whether what firearm were they fired on, saan, anong baril ang pinanggalingan, kung dalawa man yung bullet, pinutok ba yan sa isang baril, yan yung nakuha natin sa crime scene. So yun yung gusto natin makita. So yung itong bullet comparison microscope, stereoscopic microscope, the shadow graph, CP6 comparison projector ay mga equipment to enlarge the minute details of our evidences. Then bullet recovery box, ginagamit natin yan para makakuha tayo ng standard bullet sa isang firearm. Then the helixometer, micrometer caliper, the analytical torsion balance are measuring devices. Yung torsion balance to get the weight of the projectile. Kahit na-deform siya, nagkakaroon tayo ng idea kung anong caliber yung ating projectile. So yan yung ating onoscope, the taper gauge, scanning electron microscope, the electric gun maker stylus, the chronograph, bullet puller, and the computerized comparison microscope, and the likes. Marami pa ang gamit sa ating marami pa yung scientific equipment sa ating firearms identification. Habang papanoorin niyo yung ating pre-recorded, I hope na hawak niyo yung notes niyo, tapos susunod na lang tayo. Diba? So you can post, pwede niyo po-post muna habang nire-review. Yung ating, itong yung ibang parts, dadaanan lang natin siya, si more on objective naman. Nakaandyan na yung definition niya, no need to explain. So, pupunta na tayo dun sa mga vague, mga bagay na kailangan natin ipaliwanag. Proceed na tayo sa firearm natin. Una nating pag-usapan yung firearm at yung definition ng firearms. Meron po tayong, nabanggit ko na nung una, meron tayong panibagong definition ng firearm as defined under Republic Act 10591. So actually, it's hindi na siya bago. Ilang taon na siya ang napasa. So legal definition po ng ating firearm. It may be found in Section 877 of the Revised Administrative Code, as well as in Section 290 of the National Internal Revenue Code. At ito po ay yung definition ng ating firearm, para alam natin kung ano ba yung naiko-consider na firearm sa ating bansa. Firearms or arms are herein used includes rifles, muskets, carbines, shotguns, pistols, revolvers, and all other deadly weapon from which bullet, balls, shots, shells, or other missiles may be discharged by means of gunpowder or other bullet or other explosives
This term also includes air rifles, except such as of being small caliber and of limited range used as toys. So, pwede yung air rifles, except lang yung mga limited range na ginagamit natin na baril-barilan. Pero technically, meron pa rin magkakaroon pa rin ng kaso kung exact imitation tapos ginamit mo sa commission of the crime, still meron ka pa rin liability. So, yan po yung ating definition ng firearm. Tapos according to section 877 of the Revised Administrative Code, meron pa lang panghuling pang sentence. The barrel of any firearm shall be considered a complete firearm for all purposes thereof. So kahit barrel lang yung dala-dala mo, sa definition na ito, sa unang definition, ay considered complete firearm na yun. So magkakaroon ka pa rin kung mahuli sa'yo yun at illegally, ba? You illegally possess it, magkakaroon ka pa rin ng kaso. So yan yung unang definition natin. Tapos so dumating yung ating Republic Act 10591. Gabing gabi tumitilaw pa, kaya nagre-record tayo sa gabi para sana walang tumitilaw, pero mayroon pa rin tumitilaw naman, no? So sa 10591, anong pinagkaiba nila? So hindi na lang halos parehas yun sa dulo, ito lang yung pinagkaiba na for the purpose of this act, the barrel, the frame or receiver is considered a firearm. Yan. Kung yung barrel lang, kaya yung upper receiver or the lower receiver, yung lang yung mahuli sa'yo, alin sa tatlo ay considered na, na firearm na yun. Tatandaan natin yun. Kaya mag-ingat kung hindi you're not authorized to travel parts of firearms, huwag nyo na lang gagawin para iwasan natin yung magkaroon ng problema. So that is firearm. So technical definition niya, firearm is an instrument used for the propulsion of projectiles by means of expansive force of gases coming from a burning gunpowder. So sa ating history, makikita niyo na ang unang na-discover na baril, mga kasama, ay yung malalaki, the larger gun rather than the smaller gun, for in which the soldiers could carry on their shoulder or by hand. Nauna yung largest gun. So titingnan niyo yung ating history. More sa history naman natin tsaka sa personality, hindi na natin isama for discussion dito. Diyaro, given na sila, objective na. Objective na yung ating history. Kung lalabas man sa ating quizzes and exam, kung nabasa mo at saka multiple choice, kuha mo na. So, punta na tayo sa iba na kailangan nating bigyan ng explanation. Yung ating parts ng firearm, yung ating revolver, yung ating pistol, tapos rifle, assignment nyo naman yan, nakapag-submit na kayo, hoping na meron na kayong knowledge, hindi kahit yung basic parts of the firearm, nagkakaroon yan ng dagdag kalaman on how the firearm works, the mechanism of the firearm. So, yan na yung ginawa ninyo. To include also the shotgun. Halos naman sa lahat ng klase ng baril, merong main parts na meron sila lahat. Ngayon pupunta tayo sa action ng revolver. So sa action ng revolver, dalawa. Single action revolver and then the double action revolver. So yung baril, yung double action, hindi yung bala. Sabi ng iba, double action yung bala niya, pumuputok ulit. Hindi double action yung tawag sa bala na yon. Either explosive or the expanding bullet, kung as the case maybe. So ano ba yung single action revolver?
The trigger performs only one task. When the trigger is pulled, the hammer falls, firing the handgun. So yun po yung ating single action revolver. Isang task ng ating yung trigger. Pag kinalabit mo yung trigger, bababa lang si hammer, tatamaan niya yung ating firing the hammer falls, firing the gun. Bababa yung hammer, matatamaan yung ating primer, puputok yung baril. Tamaan yung ating primer, puputok yung baril. So yan po yung single action revolver. So single action, hindi yung pagkalabit mo ng baril, hindi yun yung nagkukus na aangat si hammer. So yan yung mga baril na kailangan mo pang manually cut yung hammer. Nakikita nyo yan sa mga old movies, mga cowboy movies, na yung mga ganoon mo nila, diba? Bago iputok. Bilis. Pan drawing, pang! Anon. Kaya mabilis pa rin siya. Yung mga, sana yung mga fastest slinger. Yung mga mabibilis bumaril. So yan po yung single action natin. Ha? Tatandaan nyo yung the trigger performs only one task. When the trigger is pulled, the hammer falls, firing the gun. The next, the double action revolver. So, dalawa ang action ng ating trigger. As the trigger is pulled, two actions occur. The hammer comes back and falls, and firing the gun. Next, sa action naman ng ating pistol, the action of pistol, semi-auto, the automatic operation, and then the selective. Ang ating semi-auto operation, when the pistol is fired, the slides moves back, rear, diba? Ejecting the spent cartridge, lalabas ngayon. Pag atras ni slide, lalabas yung spent cartridge. Then babalik ngayon si slide, scraping another fresh bullet from the magazine, papasok na si ating chamber. Diba? So, then cocking the pistol in the process. So, you will trigger, pull again the trigger, same action. Diba? The cartridge is located in the when the slide moves forward, it picks up the next cartridge into the chamber ready to fire the gun. So, again, you press the trigger, same process yung mangyayari. Halos ganyan sa ating automatic operation. Yun yung mangyayari. Ang pagkakaiba lang si automatic operation, single press of the trigger, it will do the press automatic operation, the firearm can be fired out continuously as long as the trigger is pulled. So at least ganun, dire-diretso slide back yung ating slide, dispensing the used cartridge, then goes forward, picks up another fresh cartridge from the magazine, load it back, fire the gun, and continually. Sa ating semi-auto, in order the firearm to be fired, you need to pull the trigger. Diba? Yung sa semi-auto natin, as long as the trigger is pressed, the firearm continuously fires. Then, selective. You can, meron siyang selective lever. You can select if it's semi-auto or auto. The next. So, yung legal definition, kung makita nyo, mayroon ulit yung legal definition of firearms na pag-usapan na natin kanina yun. Diba? So, nakalagay dyan yung definition ng yung definition dun sa section 877. So, meron na tayong definition sa 10591. Yun na yung i-consider ninyo sa pag-define ng firearms. Pero ito kasi papansinin natin sa mga published books pa, yung mga luma pa, ang makikita yung definition ay the old definition. And ni-lift up ko lang yan, tinanggal ko dun sa ating 10591, sinama ko.
tatandaan nyo yun, isa na major changes sa ating definition. The barrel, the frame, the receiver is considered the firearm. Both matters and mga kasama. So, next, classification of firearms. The three system of power or actuation in conventional arms. And actuation of firearms. Meron tayong tinatawag na gas operated. Gas operated in the sense na bakit tinatawag na gas operated yung barrel. Gas operated para magtuloy-tuloy yung cycle ng action ay dahil sa ginagamit niya yung gas na nanggagana, yung pwersa ng gas na nanggagaling sa ano, sa ating gun burning gunpowder. Ba? Habang for example yung ating M16 rifle. So, unang kunwaring baril-barilan na lang. Kahit pangit ha. Hindi tayo pagandahan ng drawing ha. Gumawa pa ng excuse na. Pagputok ng ating bala, habang hindi pa lumalabas yung ating bullet, diba? Pagkaputok niya, dadaan ngayon yung ano, dadaan yung bullet natin sa barrel. Ang nagtutulak sa kanya yung pressure, tinutulak siya ng yung pressure ng ating gunpowder. Habang hindi pa lumalabas yung hangin natin, yung gas, pwersa ng gas, ito yung magtutulak. Lalabas dito akyat kasi hindi pa siya lumalabas, di ba? Habang hindi pa lumalabas, bago siya lumabas yung ibang pwersa na ng gas dadaan dito sa may taas, tutulak na yung ating bolt, aatras, diba? Ito yung hangin, ito yung force, meron tayong mechanism dito na which will cause the bolt to go back again, diba? Then as the bolt goes back, the spent cartridge is ejected, then scrape another fresh cartridge to be loaded as the gun fires. So yan, kaya tinatawag na gas operated. Ano, automatic or semi-automatic with a lock bridge that uses small amount of expanding gas created by the burning gunpowder to cycle the action. Then we have your recoil operated and the blowback operated na meron silang pagka-similar. Ang ginagamit lang nila ay yung ang ginagamit nilang pwersa to cycle the action ay yung the recoil, yung lakas ng recoil to fire to continue fire the firearm. Sa ating recoil, a lock bridge or semi-automatic or automatic system using a portion of recoil energy to cycle the action. Example, the machine gun. Then the blowback, a semi-automatic or automatic system in which the bridge is not locked during the firing but held close only by the recoil spring and the weight of the bolt. Example is the Ultima. So yun po yung ating dalawa. Kita niyo as the diyan ito kasi no. Halimbawa sa ating as the bullet moves forward, meron na alam niyo na yung ating principle na kung merong pwersang papasulong, nagke-create ito naman ng pwersang papalikod. Kasi dadaan yan sa wall ng ating barrel, yung pwersa niya habang dumadaan siya,
magfo-forward yung ating bullet, palikod naman yung ating slide and then the barrel. So yun yung ginagamit sa recoil operated and the blowback operated to cycle the action. So next, dito general classification of firearms, the smoothbore firearm and then the rifled bore firearm. So ano ba yung ating mga, so rifle bore, yun tong mga modern firearms na ginagamit natin na meron silang replacing groovings. You will be seeing the lens and then the grooves inside the barrel. Ayan. Masilip mo yung barrel, yung barrel natin, huwag nyo basta sisilipin na naman yung barrel ng tatay ninyo, ha. Yun, be sure na mas maganda yan, nakadetach na lang yung barrel. Tanggalin yung barrel bago nyo tingnan. Mas, at saka ugaliin nyo na pag sumisilip ng barrel, hindi dito sa unahan, ha. Mag open bolt ka, dito mo silipin sa likod. Ganun ang pagsilip. Pag nyo una-una ugali na ginaganon, nagkukos na accident. Pag inugali mo yung tinututok yung barrel ng firearm sa sarili mo, kay sa mga taong hindi mo intended na barilin, napakadelikado yun. Magkukos, yan yung nagkukos ng mga accidental firings. Always treat the firearm as if it is loaded. Laging tatandaan niyang yung barrel na yan ay laging may laman. At huwag nyo itutok sa direction na kung saan hindi nyo intended na sirain. Pag meron kanyan sa baril, safe, may ugali kang ganyan sa baril, ligtas yung paghawak mo ng baril. So, yun ang ating rifle bore firearms, mga ripplings and groovings sa loob. Nilagay yan para tumining yung takbo ng bala. Tapos yung una, yung smooth bore, yun yung ating nasa ating shotgun at saka muskets. Ayun naman yung unang firearm natin na yung mga smoothbore firearms. Ngayon, yung ating mga gun makers to improve yung kakulangan para makatama yung barrel ng maayos, tumining yung takbo ng bala on air, nilagyan nila ng ripplings and groovings. So, ano ba yung mga example ng mga smoothbore, the shotgun and the musket. Yan yung muzzle fed firearms. Yung paglagay nila ng bala at pulbura ay sa muzzle, pababang gano'n. Then next, the main types of firearms according to caliber or the projectile propelled. Yan. Types of firearms according to main types of firearms according to the caliber of the projectile propelled. So una yung tinatawag natin na artillery. Pangalawa yung small arms. Ang mga tinatawag na artillery, ito yung mga firearms na nagpo-project o naglalabas ng projectile with more than 1 inch in diameter. Tandaan yun, with more than 1 inch in diameter, artillery. Kung a projectile with less than 1 inch in diameter and it can be handled, moved and operated by one arm, that is small arm. Ah, so yun yung pagkakaiba natin sa artillery at saka small arms. Ano yung example ng ating artillery? The cannons, mortars, bazooka, howitzer, missile, the guided missiles. Titingnan niyo yung notes ninyo, yung mga description dyan kung ano ba yung meron mga description dyan, objective description na you have to memorize, pwede natin ilabas sa question exams yan. So, dalawa, according to caliber propelled. So, tatandaan nyo artillery, these are the big guns. Ang projectile nila, the propelled projectile of more than 1 inch in diameter. Tapos yung ating small arms, ito yung firearms which propel projectiles less than 1 inch in diameter and can be handled by and operated by one man. Pwede isang baril lang. Ay isang tao lang. As halimbawa yung ating machine guns, diba? Such as the TSMG model 1921, 1940-41, and the M3.
then all the called the grease gun, then you have your submachine gun. So next, shoulder arms, the machine guns, then you have your shoulder arms, the rifles, and you have your Armalite rifle, the known the popular na rifle ng America, known as the 5.56 millimeter. So yung kanyang magazine capacity, short 20 rounds, then long or the banana type contains 30 rounds. Tingnan niyo yung mga technical na nakalagay diyan, yung mga objective you have to review, yan ay ilalabas natin sa quiz and exams natin. So the carbines, muskets, then the shotgun. Hindi na natin na andyan na yung nilagay ko na dyan yung mga kailangan yung malaman, na no need to explain, para magsakto na yung ano. Some sort of a review lang yung ating ginagawa sa ating pre-recorded. Kaya andyan yung notes. Inuna ko yung notes for you to review. Kasi hindi kakasya sa ating pre-recorded kung isa-isahin pa natin ulit sila. Then, shotgun natin. The barrel construction of shotgun may be found in different bore construction. So, yung ating sa barrel ng shotgun, meron tayong tinatawag ni cylinder bore type. Yung cylinder bore, magmula dulo hanggang sa iisa yung laki. Diba? Isa yung size nito ng ating barrel. Yan yung cylinder bore. Tapos, meron tayong chokeboard gun. Diba? Habang lumalapit doon sa muzzle ng ating shotgun, numinipis naman. Pansin mo dito, malaki eh, lumiliit. Ayan. Bakit nila ginaganyan? Para yung bala ng shotgun, kahit papaano mag-travel muna ng malayo-layo bago siya lumawak. Ayan. So ito yung ating chokeboard. Malawak hanggang sa numinipis. Tapos yung ating paradox gun. Ating paradox, dito sa pinakadulo malapit sa muzzle end, meron na siyang rifling end groovings. Tatlo yung barrel construction ating shotgun: the cylinder bore, the choke bore gun, then your paradox. Cylinder bore, choke bore, then paradox. Ayan. Then types of shotgun according to number of barrel, the single barrel and then the double barrel. So yung double barrel naman, pwedeng side by side, ganyan yung barrel ng shotgun magkatabi. Ayan, pwedeng yan yung tinatawag natin na side by side, magkatabi. Yung yung isa man naman over under. Ayan. Magkapatong. Ayan yung dalawang klase ng ano, the single barrel and the double barrel. Yung double barrel, dalawa. Pwedeng over under, tapos side by side. Then handguns, ating una sa ating handguns, designed, bakit tinatawag na handguns? Designed to fire, designed or intended to be fired using one hand. So yung isa, shoulder, because designed to fire by the shoulder. Diba? So handgun. Una yung ating pistol. Diba? In early firearm history, all handguns are generally called as pistols. Yun yung una. Kahit yung revolver, tinatawag na pistol. Kaya mga pistoleros. Diba? There were three classes of pistol in the early period. The single shot pistol, semi-automatic, and then the revolving pistols known as the revolver today, and with the revolving ball.
Ayan po yung ating then you have your revolver. So yung describe na natin kung ano yung revolver natin ngayon. Revolver is a type of firearm designed to position cartridge into position for firing with the aid of rotating cylinder. Serving as its chamber. There are two types of revolvers according to mechanical firing construction, the single action and then the double action ng ating na revolver. Yun yung pinag-usapan natin kanina. Single action and yung performance ng ating trigger. As you pull the trigger, yung function ng trigger ng pulling the trigger ay dropping the hammer and firing the gun. Yung double action, the pulling the trigger cause the hammer to goes up then goes back again. So cycle the action. Then meron naman na another classification, the swing out cylinder and then the top break. Ito yung revolver na kung magre-reload ka, lalabas mo yung ating rotating cylinder, itutulak mo lang sa gilid, lalabas siya sa gilid to reload another round. But as lalabas mo muna din another round. Yung isa naman, top break, yun yung pinuputol sa taas to reload the gun. Yun ang ating top break. So tatandaan nyo na, kasi ng ating revolver, we have your single action, double action, then another classification, the swing out cylinder, pinutulok sa gilid, or the top break. Ayan. So meron din, diniscuss din natin yung advantages tsaka disadvantage ng revolver. So madali na yun, makikita nyo dyan yung isa na advantage ng revolver na yung easy to fire, kahit inexperienced, tutok mo lang, no, kalabitin mo lang, pwede na. Yung sa ating automatic kasi delikado sa mga inexperienced kasi nag automatic feeding ba? Pag tayo ay nag-assist kayo sa firing range, magagamit tayo ng pistol, talagang nakahawak kasi may mga iba na pag bumutok, bang! Ah, siya, tumama ba? Bang! Diba? Bang! Kana, sabi niyang ganyan, nag-reload na, tapos hala! May mga baguhan, kaya pag kayo ay magkaroon ng baril, tapos magpapasikat sa mga girlfriend, dadalhin sa firing range, yun, pag pinagpuputok niyo sila, tatandaan nyo yung gun safety rules. I-assist nyo yun, lalo yung babae, minsan, ha? Pag nagulat dyan, ha? Ganto, tutok mo, tapos nakalabit nyo ulit. Paano kung auto? Yung mga semi-auto. So, yun mga, makikita nyo yan, yung, na nakalagay dyan yung ating advantage saka disadvantage ng pistol and revolver. So, hindi na natin isama. So, self-explanatory siya na siya. The largest gun sa history natin, nag-usapan natin din yung largest gun, the Gustav gun and then the Dora gun, another board matters yan. Kita nyo na meron siyang 500 men as the crew to operate the gun. Hindi na natin siya didiscuss. Andyan naman na yung mga description na the Dora and the Gustav gun. That is an important another body some material na. Then another, let's go now to types of firearms according to mechanical construction. Mechanical construction naman yung types of firearms natin pag-usapan. Single shot firearms, type of firearms designed to fire one shot every loading. And example ay single shot pistols, revolvers and shotgun. So kada putok, another loading ka, single shot firearms. Repeating arms, ito yung firearms designed to fire several shots in one loading. Hindi mo na kailangang magbabala kasi meron na siyang magazine. Pag putok mo, in place naman ng isa, another repeating arms. So, pag putok mo, the bolt or the slide goes back, dispensing the used cartridge, then as it goes forward again,
scrape another fresh cartridge to be ready for firing. Then you have to press again the trigger for another shot, the repeating arms. Sa automatic firearms, ating automatic firearms, continuous firing. Upon press mo lang yung trigger, continuous na yung firing. Then you have the slide action type. Ito yung bago mo iputok, kailangan mong i-manipulate lang yung over and under of the forearm of the gun, yung shotgun. Yeah, in order for you to you have to operate first the over or under, over slide ba sa mga pistols to fire the gun. Yun po yung ating slide action type. Then next is the bolt action types. The firearm which reloading takes place by manipulating the bolt back and forth to fire and to in place another. Example, the shotguns and machine guns. Then the lever brake type, loading takes place by lever action in the firearm. So andyan naman yung ating mga description. Then miscellaneous gun, no need na nating pag-usapan dito yan, alam dyan, yun, cane gun, flare gun, andyan naman yung mga description na nyo. So, para, pinaka-reviewer lang ito makasama pa, para man kumasya. Tapos na tayo sa firearms, diba? Classification of firearms according to use, military firearms, tapos pocket and homemade, and home defense firearms, target and outdoor men's firearms. Ammunition naman tayo. What is ammunition? Legal definition nating ammunition under section 290 of the National Internal Revenue Code as well as section 877 of the Revised Administrative Code. It refers to a loaded shell for rifles, muskets, carbines, shotgun, revolvers, and pistols from which a ball, bullet, shot, shell, or other missiles may be fired by means of gunpowder and explosive. The technical definition naman niya, it refers to a group of cartridges or a single unit cartridge. So, tatandaan niyo pag sinabing ammunition. Ammunition ay ammunition, cartridge, or ano yung isang tawag? Single round. Isang ibig sabihin, di ba? Cartridge is a complete round of ammunition for firearm. The term cartridge and ammunition can be used interchangeably. So, andyan yung history. Ayan, yung pinanggalingan ng word na cartridge. Diba? Matatandaan yun. Sana yan. Another board material makasama yun. So, the term cartridge is derived from the word charta. The Latin word for paper. Later, it came on through the French. Tapos naging word cartouche naman, meaning roll of paper. Makikita natin sa history na yung ating cartridge case, mga sinauna ay gamit nang galing sa papel o kaya animal skin, yun yung mga pinagamit nila, yung ating origin. So makikita nyo sa ating history. Naka-summarize naman yung ating history. Asama, you have to read that. Then parts of the cartridge, so part ng ating cartridge, parts ng cartridge natin. So we have your bullet, projectile propelled through the rifle through the barrel of the firearm. Ayan, bullet. You have your cartridge case. Ano pa? Dito, yung ating pulbura o di gun powder. Tapos, sa likod, ayan, kunwari yan, ito yung ating primer which contains the priming mixture. Ito po yung susunog sa ating gunpowder. Diba? Once this ignites, ayan, pag nag-ignite, lalabas sa vent or the flash hole, ito yung susunog naman sa ating gunpowder. Bakit kailangan pang mayroong primer?
Kasi yung ating gunpowder na to, sa mga kasama, hindi yan basta-basta nasusunog sa pamamagitan lang ng konting friction na nangyayari sa ating primer. Ang ating primer kasi, konting amount lang ng friction brought by the, caused by the firing pin, it ignites. Mabilisan naman yan eh, hindi naman napansin yung pang, mabilis agad, pang, pulling the trigger, pang, ang kabilis. Kasi highly sensitive po ito sa friction, yun yung magkukos na masunog ito. Kasi ang ating gunpowder, hindi naman yan basta nasusunog din kasi by small amount of friction. Yan. Kaya ito yung ating priming mixture, yan, para masunog yung ating gunpowder. Eh bakit hindi na lang puro primer? Ah, hindi naman ganun kasi kalakas din yung pwersa ng priming mixture para ilabas. Kailangan natin yung pwersa ni gunpowder. Ito yung nag-generate ng power. Diba? Ng, the, that, nag-generate ng power. Nagkukus ng power para lumabas. To propel the projectile. So, kailangan natin. Yan. Parang sa bomba. Parang sa bomba, ganun din. Meron kang primer, tapos yung pinaka parang gunpowder para malakas yung impact niya. So yan yung parts po ng ating cartridge. At dito, classification of cartridges according to location of primer, yung needle fire cartridge. Pinakita ko yung photo ng ating needle fire cartridge. Yung mga lumang klase ng cartridge natin. The tit fire cartridge. Yan, another old kind. So I've already shown the photo on the description, andyan naman the tail fire sa likod, example yung mga mortar, yun lang naman ang aliyon pa yung mga lampong tail fire na mga cartridge. Then the pin fire cartridge, rim fire cartridge, ring fire, then the center fire, then the volcanic fire. So yung meron tayo ngayon, yung ano natin, ipapakita ko sa inyo. So for example, ito yung ating the base of the gun. So ito yung ating center fire, and dito yung ating primer, and yung center. Tapos yung ring fire, type of cartridge used on a sabotage case. Yung priming mixture ginamit sa sabotage case. Ang ginagamit sa sabotage case, kala mo puputok pa yung mga bala mo, yung pala nandito yung ating priming mixture. Hindi yan tumatama, ito pinapalo ng firing pin, yun hindi puputok yun kasi nandito yung priming mixture niya. So dapat yung design ng firearm mo, ang palo ng firing pin mo ay hindi dito kundi sa gilid dapat. Ayan. Kaya pwede nga naman yan gamitin na sa sabotage case. Design yung baril natin to na itong papaluin niya. Ngayon, hindi pwedeng gagamitin ng kalaban yung bala natin. So yan yung ating ring fire din na rim fire dito naman. Andito yung ating priming mixture. So, sa 22, nagigamit nyo naman sa 22 yung mga, lalo yung mga nag-aanting ng namamaril dito ng mga ibon. Dami naman dito sa Bulacan, dami may mga baril kasi Caloocan area yung mga 22 yan. Next, according to type of firearm used, revolver cartridge, yan. Pagkaiba ng revolver cartridge sa pistol cartridge, ang ating revolver cartridge ay rim based. So, ito yung ating paano ba yung rim based? Dito, mas sa ating revolver cartridge, malapad dito mayroong isang rim. Yan. Kasi, tandaan nyo yung loading niya kasi ay sa cylinder, rotating cylinder. Ito yung pipingil sa kanya. Ito yung rim niya na to. Ito yung extra na yan. 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 Yan para hindi pumasok pa loob
sa rotating silent yung bullet natin, yun sa ating revolver cartridge. Sa ating pistol cartridge, wala yan. Kasi gumagamit tayo ng magazine feeding para maganda ang pagkaka-file niya doon sa loob. Tapos papasok din naman yung nasa chamber. Tapos assault rifle cartridge, ito yung mga cartridge design for assault rifles. Longer, mas mahaba siya. Tapos more open sila, may mga shoulder, hindi lang ganyan. May mga neck. Ito. Shoulder. Neck. Ito yung shoulder, ito yung neck. Yun sa mga ating mga assault rifles din. Yung shotgun cartridge. So, alam nyo naman yung ating pinakita. Andyan sa huli ng notes natin. So, mas makita nyo yung laking diferensya ng ating shotgun cartridge. Case generally made of plastic or paper designed to fire several projectiles. So ito yung shot pellets. Dito natin gagamitin yun. Yung bullet projectiles dito na sa ating revolver cartridge, pistol cartridge, assault rifle cartridge. Yung shots. So yun yung mga bulitas ng ating shotgun rifles. Then the caseless cartridge. So, andyan naman yung ating description. According to type of caliber, caliber 22 hanggang caliber 50. So, andyan din yung ating caliber. Yung expression, so naririnig niyo yung caliber or by inches. The different system of measuring caliber of firearms are metric or the European using millimeter, and the English or American using inches systems or measurement. In converting millimeters to inches, multiply yan. So yung caliber versus millimeter. So alam niyo kung ano, alam niyo yung origin. So yung caliber na gamit natin, English or American, di ba? Then metric, yung ating metric, yung millimeter ay European. So andyan po yung formula to convert yung caliber into millimeter. Small arm. Kaya makikita nyo yung ating 9mm small arm, caliber 380. So, andyan yung ating sample sa notes natin. More details sa notes natin. Then you have your shotgun cartridge. Shotgun, yung gauge din niya. Andyan din yung tungkol sa gauge. Then the type of shots sa ating shotgun, the parts, then ang ating ano, then different cartridge and its parts na sa notes natin. So yan yung ating parts, yung coverage natin sa ating midterm. So hindi na kaya nung ano ng ating pre-recorded. So nagbigay lang ako ng guide on how you will review. So I hope na still kailangan, kaya ini-encourage ko kayo na mag-print kayo. Please mag-print for your personal usage naman. Isipin, binigay ko na sa inyo yung aking notes, yung effort ko na aking in-edit. Binigay ko sa inyo. Wherein, pwede nyo pang edit more, you can improve it more. Kaya, kahit hanggat maaari, kahit sana meron kayong libro, kunin nyo yan kasi summarize yan eh. Ay, nagtatawa ko yung iba sa inyo, ipagpapilitan pa na paana. Pag dumating yan na pag-gradient, magre-review kayo, tsaka nyo sabi na, hala, saan na yun? Pag kayong masa na nasa, ano, kung yung nasa cellphone din, mawawala yung iba dyan. Ba, ang mga nasa cellphone nyo, alam ko naman yung mga halagang meron kayo dyan, yung kakaiba, hindi yung mga notes. Kaya mag-alaga, ngayon, mag-print na kayo para mayroon kayong guide. Summarize kasi yung ating notes na yan. Kasi magbabasa ka ng libro, akala. Titingnan ko lang kung kaya mo na yung libro yung babasahin mo pagdating ng review for your board exam. Sa dami ng subject mo from first year to fourth year. You need to summarize. Diba? So, mag-ato lang, we help each other. Thank you.